Matapos ang panghihipit kay Morales, tila mas hindi ang laban ni Atty. Clencho ang kontra sa administrasyon ni PBM. Kamakailan lamang ay lumabas ang balita ukol sa muna'y panghihipit kay Morales. Ayon sa mga ulat, naging matindi ang pressure mula sa ilang miyembro ng administrasyon upang siya ay magbitiw sa pwesto. Bilang resulta, si Atty. Clencho na kilalang kritiko ng pamahalaan ay nagsasagawa ng sunod-sunod na pahayag na tumutuligsa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Clencho, ang ganitong mga hakbang ay patunay lamang ng kawalan ng hustisya at pananagutan sa gobyerno. Sa isang banayang binigyan ni Atty. Chong na handa siyang magsampa ng mga kaso laban sa ilang opisyal ng administrasyon na sangkot sa umano'y panggigipit kay Morales. Dagdag pa niya, ang mga pangyayari ay nagpapakita lamang ng patuloy na paglaganap ng katiwalian at pang-aapuso ng kapangyarihan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ipinahayag din ni Chong na hindi siya titigil sa kanyang laban para sa transparency at accountability sa pamahalaan at patuloy siyang magsasalita laban sa mga irregularidad na kanyang nasasaksihan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga palangga, ito ay, ang tawag dito ay bangag. Sabi nga, simpleng yes or no. Tumingin ka ng diretso sa mata ng interviewer at sa mata ng Pilipino, yes or no. Gumagamit ka ba ng pulburon pero hindi niya masagot? Ganun po ang mga judictus benedictus o mga bangag. Pero syempre, bago ako magalit dito, idamay ko na si Atty. Clencho. Kasi ako, nakikita nyo, lagi akong energetic. Ano, hayaan nyo munang tulungan naman ako ni brother. Okay, ni Atty. Clencho na nasa Dumaguete ngayon at kumustahin natin kung ano na mga nangyayari doon bago natin tuluyan itong si Marcos Jr. Ayan na. Hello! Ayan, Atty. Clencho, welcome back to my channel. Kumusta dyan? Hello, Ate Claire. Thank you for allowing me to join sa channel mo now. Sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, especially dito sa Dumaguete, maayong hapon sa inyong tanan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga kababayan po natin elsewhere, magandang araw po sa inyo. And thank you for supporting, Ate Claire. Atty. Glenn, so buti natuloy kayo dyan kasi kahapon, gigil na gigil ang taong bayan sa panunupil, pagsisiil, paggagapi sa atin. Pinipili tayong ginagap pero hindi nga sila magwawagi dito sa pangalawang cancellation ng Maisog Rally Permit. And now they're in Dumaguete. Ano ba ang nangyari dyan? Sa pagkakaalam ko, Ate Claire, dumating si PRRD kanina, mga 10:30 yata, so dumating. Then sumunod kami. Ako, si Kuya Peter Lavinia, si Kuya Butch Valdez, kaming tatlo. Alam ko, si Harry Roque pala. Nakita ko siya doon na sa airport sa Arayal. Si Harry, ako, si Kuya Peter Lavinia at si Kuya Butch Valdez. Tapos, naghiwa-hiwalay na kami. Punta na kami sa hotel namin dito. Ito yung hotel room ko. Pero nauna si Presidente kanina. I think sila... Pebbles Talakera ang magkasabay. Nagkasabay sila sa aeroplano from Manila to Dumaguete. Kasi walang direct flight from Davao to Dumaguete. So si Presidente has to come to Manila all the way and from Manila to Dumaguete. Si Atty. Vic, mamaya pa siyang alas 8 ng gabi. Ang ticket kasi na originally kasi, Ate Claire, mga kababayan, originally, yung ticket namin was for tomorrow pa. And then, because of the exigency of the circumstances, lahat kami ngayong araw. So, parang ang ano yata, baka, go ahead. Inirebook kami, and then, ang binigay sa akin is 12:30 ng tanghali. Ang nabigay kay Vic is 8 o'clock. So, mamaya pa siyang gabi darating. So, mga 7:40 yata yung last flight to Dumaguete. Yes. Okay. But we should all be here by tonight. Kaming lahat nandito na kami. Okay. Although nalaman natin na yung
si Mayor Remulyo nag-issue actually ng permit dito sa Maiso Grande sa Dumaguete City dito sa Katawan. Ito yata yung sa may port area doon, sa may port area. Nagawi na ako doon nagda. Kasi pumunta ako doon one time when I was here in Dumaguete, ilang beses na ba ako nakapunta rito, paulit-ulit na, pabalik-balik na ako dito eh. Mm-hmm. And sometimes kami ni Richard, we travel by car from Cebu. Then sa Southern Cebu, sakay kami ng barge and then dala yung sasakyan ko dito. Okay. The last time I was here, inimbita ako ng obispo dito, si Bishop John Du, na siyang archbishop na ngayon doon sa amin, sa Palo, Leyte. Okay. So, dito ako sa simbahan nagsalita sa about Smartmatic. Smartmatic. About Smartmatic. Eh, kumusta yung ano, yung ano, yung mga tao diyan? Anong napansin ninyo? Sila ba ay uhaw na sa tunay na pagbabago o pagbangon? Anong napansin mo, Attorney Glenn? Actually, Ate Claire, hindi ko namalayan 'yan because paglabas ko ng airport, diretso ako ng sasakyan, diretso kami sa hotel. Mm-hmm. So, pero may nakausap ako mga pulis. Okay. Yung mga pulis, kakilala kasi sa akin eh. Sabi ko, pinakancel na naman yung Elisa Marcos yung ano, yung rally pit namin. Siguro natakot. Sampalin ko na lang kaya uli ito. Sampalin na lang natin ng bongga-bongga. Tumawa yung mga pulis. Tumawa yung mga pulis. Apat na pulis. Tumawa sila. Sabi ko, sampalin ko na uli ito. Okay. So we all know, alam naman natin na ang may gawa niyan ay ang Malacañang. Kasi nga, ayaw nilang marinig yung boses ng taong bayan. You know? At by the way, hindi ko kasi mabasa masyado yung letter na special mention. Ano yung nakalagay doon? Kung bakit nila kinancel yung permit? Actually, I think here, mga kababayan, binasa ko talaga, pinagtsagaan ko talaga. It was my sister. Ang kapatid ko, tawag ng tawag sa akin kagabi. Actually, kanina, may filing din ako sa RTC, Branch 141 sa Makati City, doon sa kaso ni Richard. Okay. Normally, pag filing day ko, hindi talaga ako umaalis. Binabantayan ko yun hanggang i-file ko yung pleading because di ko alam kung baka may nagkabulyaso or something. Okay. Nandun ako. But because itong Maiso Grande is very important. I decided na, sige si Peter na lang, inayos ko, nilatag ko lahat, pati mailing envelope, ako pa nag-paste ng mga mailing information para yung sa kanya, ipasok na lang yung pleading, i-file sa post office, email, tapos marami pa kasing gagawin eh. Uh-huh. So, pag alis ko kanina, binigay ko kay Peter lahat, tapos ako diretsong airport, siya papuntang Notary Public, punta pa siya sa postal office, then punta sa PDF file, tapos punta sa korte. Before I left Manila, na-file naman niya. So, at least nakahinga ako ng malali. Wow. Nakahinga ako ng maluwag. And then, kagabi, isa pa, yung kapatid ko, hindi ako binitawan. Tawag na tawag. Sabi niya, si Harry Rocky, sabi, ikaw daw yung dahilan kung bakit pinansila yung permit. Parang ikaw yung jinx. Parang yun yung dapat. Ikaw na yung dahilan kung bakit kinansila, binawi yung rally permit ni Remulyo, Mayor Remulyo. Tapos maya-maya, ito na naman. Pati ko, tawag na naman siya, pinadala niya yun. At binasa ko actually yun. Ang nakalagay doon, sabi, ito ay letter ng chief of police, acting chief of police ng Dumaguete City Police Station. Hindi ko masyado mabasa yung pangalan niya, pero siya yung acting chief of police ng Dumaguete City Police Station. Sumulat siya doon kay Mayor Remulyo, ito yung city mayor ng Dumaguete, at hinimok niya na bawiin yung rally permit na binigay sa Maiso. This letter was dated May 3 pa to eh, ngayon lang lumabas. Mm-hmm. At sabi niya, isa doon sa mga participants na pag-alaman namin na isa doon sa mga participants ng Maiso Grande ay si Attorney Glenn Chong, a known political figure, who has been observed to make incendiary political statements. In short, mayroon pa siya sinabi, and making libelous remarks against the First Lady. So yun yun. Patanggol, dito natin makikita, Ate Claire, mga kababayan, sino ang nag-order sa kanila dyan?
Kasi Yes, yung yun. pulis, hindi naman yun susulat eh, on their own. Hindi yun Yes. po susulat si Lieutenant Colonel. May order yan galing sa taas. And we can already see na si first, si Fierce Lady or si Purse Lady. Yeah. Pwede. Pwede First Fierce kidnapper, Lady. pwede rin. First kidnapper. Or si Pwede rin. Purse Yeah. Lady. So, Ang dami na yung so tao to. inutusan. So inutusan pa. Well, definitely hindi naman siya ngayon taong bayan na hindi namin malaman kung sino ang nag-utos dito sa chief of police na i-cancel Yes. itong ano na to. Kasi takot, ano, parang Ate Claire. Takot sila kung anong pwede mong masabi na naman dyan sa Maisog Rally. Ate Claire, mga kababayan, makikita mo talaga yung direksyon ng yung calculation ng Malacañang dito sa letter na to. Hindi ako naniniwala na si Lieutenant Colonel, Acting Chief of Police, susulat on his own kung hindi yan inutusan. So, malamang sinabi ni Mayor na naisuko na yung permit. So, siyempre, sasabi ng presyo, sige, susulat kami para meron kang ground. Kasi walang ground si Mayor eh. Walang Yes. ground si Mayor Remulyo na bawiin yon. Sabi na nga ni Spokes Harry Roque, nag-usap sila na they had dinner together, inisyo nga niya yung permit. Tapos kayo, nagbago because of political pressure, ginamit na naman ang mga police. Remember, mga kababayan, doon sa Bustos, Bulacan, police ang ginamit. Ito, police na naman ang ginamit. Pero this time, may bakas. So yeah. May sulat, specifically against me, parang tatlong beses yata akong pinangalanan doon sa letter na yun eh. Tatlong beses akong pinangalanan. So, tapos, ang ending part is libelous remarks against the First Lady. Eh, dyan natin makikita mga kababayan na ang nagdidirekta talaga ay si First Lady or si yes. Fierce Lady. Oo. Oo. Kasi so, pinagtatanggol nila. Ngayon. Ngayon, go ahead. Ngayon, anong ibig sabihin ng sulat na to? Mga kababayan, sa pagtingin ko, ang ayaw na ayaw ni Lisa sa lahat ng isyo, pwede niyang lusutan yung lahat ng isyo, pati yung droga. Tingnan mo, tumatawang parang pangag. O, tumatawang parang pangag, aabot tayo dyan. Mamaya tayo dyan. I know na pag walang lusot si Marcos, tumatawa yan. That's his mannerism. 6 years ko kasama yan. Nakatrabaho ko yan. Pag walang ilulusot yan, tatawa yan. So, tayo, nagmumukhang bangag. Nagmumukhang bangag. Pero dito sa isyo, sa tingin ko, mga kababayan, kaya nilang lusutan yung issue ng droga. Feeling nila, kaya nilang lusutan yung issue ng droga. Feeling nila. Feeling lang pero, nila yun. Feeling lang nila. Feeling nila. Of course, sila naman ang director ng kanilang sarili buhay. But, itong issue ng dayaan, itong manipulasyon ni Lisa Marcos kasama ang Smartmatic, that's something she cannot afford. Remember, meron na siyang chance na sagutin ako nung sinagot niya si Ate Claire, sinagot niya sila sila SAS, kami si Atty. Vic, kami lahat sinagot. Pero yung sinabi niya tungkol sa akin is hayaan na lang natin yun siya. I hope he wins as congressman or governor or something. Ang layo. Wala siyang substantive na sagot doon. Kasi alam kong hindi niya mapapabulaan yung sinabi ko. Guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys, but not you, because they hate you so much. Ang sabi yun niya yung to, mga tatlo. Brother, oh, ang sige, sabihan ko, sorry to interrupt you, ang sabi pa niya doon, ay adudoon naman si Glenn Chong for 6 years, bakit ngayon lang nagsalita? Na parang may ganun siyang statement. Oh, as if naman hindi siya abogado. Kaya, as if naman talaga hindi siya abogado. Or I am led to believe na wala talaga siyang alam bilang abogado. Dalawa lang ang kahihinatan niya natin. Kaya mga kababayan, either, kaya sabi ko, Lisa naman, gamitin mo naman yung kokote mo. O yung pagka-abogado mo, huwag mo ipakita sa publiko. At Arne Glenn, may bago tayong word, Bartek, kasi yun ang tawag sa kanya ng mga Ilocanong nasa paligid niya. Bartek is Lasinggera, laging nagbabartek daw, kaya hindi makapag-function ng mabuti. Yes. Mga kababayan, I can attest to that. Lasinggera talaga yan si First Lady, si First Lady or si Fierce Lady. Lasinggera talaga yan. Now, para namang hindi siya abogado, mga kababayan, kung yun ang kanyang sagot. At sabi ko nga, sa dinabi namin ng abogado mo dyan sa Malacañang, pinalibutan ka Lisa ng mga magagaling na abogado. Meron ba ka pang kasama dyan dating Chief Justice ng Korte Suprema? O
May chief justice ka pagkasama dyan. Tapos, ito lang ang klaseng isasagot mo, Lisa Marcos. Mga kababayan, I appeal to your sense of, your intellectual sense. Na, itong ano, ito abugada to, from New York. May chief justice siyang pwedeng hingan ng opinion. Meron pa siyang chief legal counsel na bitirano, magaling na abogado. Kahit ako ay saludo. Si Manong Johnny Enrile, saludo ako siya. Magaling. And very sharp. Mm-hmm. Yung kanyang pag-iisip. Sa dami-dami ng abogado ni Lisa sa Malacanang, ito lang ang klaseng isasagot ni Lisa sa akin. Nandun ka naman eh. 6 na taon kang kasama namin. Ba't ngayon ka lang lumabas? Kaya ngayon lang ako lumabas. Kasi ngayon ko lang nabuo yung ebidensya ko laban sa iyo. Hindi ako pulpul na abogado na magdadakda na wala akong hahawakang ebidensya. Kasi pwede akong balikan. Pwede akong kasuhan o tingnan ninyo mga kababayan. Hindi ako makasukasuhan natin, Claire, dito sa binulgar ko. Yeah. Kasi ulido yung trabaho ko. O, nung sinabi niya, ito example natin, Claire, mga kababayan, nung sinabi ni Lisa Marcos, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys, but not too big because they hate you so much. Anong ginawa ko? Pinahugot ko yung record ni Roger Peñate Martinez sa Bureau of Immigration. Tiningnan ko kung kailan to dumating. 2 ang sinumiti kong pangalan. Roger Peñate at si Antonio Mujica. Oh, lumabas si Antonio Mujica. 2016 pa ang last travel to the Philippines. Pero si Peñate, swak na swak doon sa panahon na sinabi ni Lisa na magmi-meeting siya. So ito yung mga ginawa ko. So pinagtsagaan ko munang ibuo yung buong istorya. And then the last part, yung confirmation ko na nandaya talaga ito nung lumabas sila General Reyo gamit ang datos mula sa Umilek na nagpapakita na libo-libong presinto sa Metro Manila, Batangas at Cavite, ay galing lang sa iisang IP address. So yun, alam ko na yun. So yeah. Ito yung hawak ko. Sabi ko na nga, ang hawak ko mga kababayan, antecedent facts. Ito yung bago nangyari ang dayaan. Mm-hmm. Tapos lumabas sila General Reyo June, 1 year after the elections, June 2023, nung nag-file sila ng petition for disqualification. So nakita ko na yung ebidensya. So na-confirm yung sinasabi ko na antecedent facts. So na-confirm by the subsequent events na ito yung lumabas sa election system. So buo, by September, lumabas ako. Kasi yeah. Kampante na ako. Sigurado ako hindi ako magkikibat dito mga hayop na to. Yeah. At, yeah. So Attorney Glenn, go ahead. May sasabihin ka pa. In fact, hindi nga nila ako magkikibat. Hindi nga nila ako magigiba. Tignan niyo mga kababayan. Ito ha. Tingnan niyo yung reaction ni Marcos doon sa illegal drugs issue. Tumatawa-tawa na parang ulol. Yeah. Tumatawa-tawa na parang banga. Yes. Because it's his way out. Pero dito sa issue ng gayaan, he cannot even open his mouth and he cannot laugh. He cannot open his mouth, he cannot laugh dahil wala siyang isasagot. At hindi niya malulusot hanto. Kaya, ako yung ginawa nilang rason doon para hugutin. Ang message doon, parang ang message doon at declare is, sinasabi nila sa organizer, kung gusto nyo nang mag-permit, huwag nyo isama si Gletcho. Huwag isama si Gletcho. Yun. Yun nga yung tanong ko. Kung gusto nyo nang permit, huwag nyo isama si Gletcho. Yun nga yung question ko, attorney. Doon sa letter ni yung police, chief of police na yon, na yun nga nagsumulat dito kay Mayor Remulyo na wag na ipa-cancel mo yung permit na yan dahil si Glenn yung pupunta doon at yun na meron siyang mga previously binitawang libelous statement. Bilang isang you as a lawyer, tama ba na isang chief of police ang magmamando at magsasabi na dito sa mayor na may libelous statement ka previously? Ako bilang isang ordinaryong tao na gising, kung may libelous statement, bakit hindi ka kinasuhan ni Lisa? Right? Bakit yun yung point so actually, you got it right. Yeah. Oh, yeah. You got it right. Tama yung sinabi ko. Kung libelous yung mga sinasabi ko, pwede kinasuhan nyo ako sa Department of Justice ni Boy Rimbulia. Yeah, kasuhan ako doon sa mga sinasabi ko about dagaan, yung guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys, but not you because they hate you so much.
Yan. Oh, Kung yan I ay have been gawa-gawa as lang, right? categorical as I can be. Oh, hindi ko gawa-gawa yan. Nilatag ko Mayaman. talaga lahat ng circumstantial evidence. Okay? Hindi man direkta yung ebidensya. But then, sabi ng Supreme Court, sabi ng Supreme Court, circumstantial evidence is never direct evidence is never superior to circumstantial evidence. So, hindi man direkta yung evidence ako, circumstantial evidence, but it is not inferior to direct evidence. You can be convicted on the basis of circumstantial evidence. Oh, malinaw ang Supreme Court yan. So, nilatag yung evidence ako ng maayos because these are circumstantial evidence. And dapat marami, more than one circumstance. So, yes. Kaya nilatag ko, sinek ko sa Bureau of Immigration, si Peñate ang dumating. O, ano bang ginawa mo? Nung nahalo na kayo, hindi nyo na ako, kumbaga, binasura nyo na ako. Pina-apply nyo ako, hindi nyo ako i-appoint. Dahil i-prenamis nyo, okay lang, hindi ako nagreklamo. Tapos pina-offeran nyo ako ng NTC. Tapos binawi nyo. Oh, dahil natakot kayo na makita ko yung dayaan ninyo. Oh. Yun. So these are all circumstantial evidence that will make it certain that the conclusion is correct. Nandaya ito. And then, na-validate yan nila General Reyo doon sa record from the Congress. Kaya nga, Attorney Glenn, ito nga, kung libelous yung mga statement mo in the past, eh bakit nga ikaw lang yung target? Pwede rin naman, although tinatarget din na si Pangulo Duterte, eh di ba yung pagsabi mo ng isang bangag at adik? Di ba si Pangulo Duterte ang nagsabi niya ng una yes. na si Marcos Jr. Siya ay muna, adik, yes. addictus, bangag, at gumagamit ng pulburon. So, di ba, bakit hindi isinama doon sa letter ng Chief of Police na hindi lang si Glenn Chong, kundi pati yung former president ay mayroon ding libelous statement? Kung yun ang titignan natin, di ba? Pero kasi kung sabi nga natin, kung libelous yun, dapat nagkaso sila at nang maipa-drug test na natin si Marcos Jr. Okay, your thought on that, Attorney Glenn. Bakit ikaw lang? Sinigal out there. Yun nga ang nakikita ko, mga kababayan. Ang kanilang feeling is malulusot na nila yung bangag issue, yung kay Maricel Soriano. Ayan, tumawa na. Parang bangag talaga. Pero feeling nila, hindi nila kayang lusutan yung issue ng dayaan. Hindi nila kayang lusutan yun. And the issue is very clear. Simple lang ang issue. Dalawa kayong tumakbo for the highest official of it. Dalawa kayong tumakbo. Si Bangag Jr. at si Inday Sara. Si Super Inday. O, diba? Sige, awitin natin yung mga terms mo. O, si Bangag Jr. at si Super Inday. No, si Super Inday, si Maricel. Ito si Bangag Jr. Si Maricel. Super Inday. Ay, hindi. Gawin na natin Super Inday. Super si Inday Sara. Sige. Sige. O, gawin. Pareho. O, sige. Go ahead. Sige. Super Inday. Super Inday. Super Inday. Hindi naman talaga si Inday Sara. Okay. Yes, yes. Ito si Bangag Jr. Nagkamali yung asawa. Inamin sa akin na magkakaroon siya ng meetings sa may-ari ng Smartmatic, something that is really improper, if not illegal outright. So, nakita ko yun na, hindi. Dinagdagan mo yung boto. Actually, dalawa kami yan eh, na nag-estimate. Pareho yung estimate namin. 24 million lang talaga si Marcos Jr. Dinagdagan para umabot ang 1 million. Para mag-match closely doon sa boto ni Super Inday. O, para magmukhang credible si Bangag Jr. So, ngayon, ito yung issue na dapat niya. Sabi ko nga, dalawa silang hinalal. Pero yung isa, na kumbaga, na-diluted yung kanyang mandato dahil nga doon sa issue na dinagdagan yung kanyang boto. So, wala siyang moral. Wala. Of course, sometimes, dito sa pagkabangag, ang incompetence niya, no? Di ba? Ang mental sanity. Ang mental state ng kanyang utak. Now ito, mandato ito. Yung mandato, yung right to hold office. Wala kang karapatan. Manyatili dyan as Pangulong Bangag babagsak mamaya-maya. O, Pangulong Bangag babagsak mamaya-maya. Kaya patawa-tawa na lang ngayon. No? Nakaka-ano? Wala kang karapatan dyan kasi yung mandato mo, nilawgaw mo. Dilawgaw rin mong mandato. Dinagdagan mo yung boto mo. Okay, as a lawyer, no, naisip ko lang. Kapag nasa korte ba, pag tinanong ka ng
pag tinanong yung anong tawag doon, yung nasasakdal, okay, na ikaw, totoo ba na ikaw ay nag-aadik o nagpupulburon? Okay, pas ang sagot sa iyo ganun, tumawa-tawa katulad ni Marcos. As a lawyer, you know, ano yung ibig sabihin nun sa mata ng mga hurado o at ng mga the judge? Baka i-side siya in contempt. Baka i-side siya in contempt ng judge. Pwede. Oh. Di ba? Kasi oh. Kung ako, sabi, kung ako yung judge, i-convict ko siya. Yeah, huwag mo akong tatawanan, sagutin mo. Nagdabangag ka. Wait. Wait, mga kababayan. Mga kababayan, I go back to the Australian interview. Okay. Ang sabi ni sino ba yun? Sandra Ferguson ba yun? Ferguson, oh, yeah. Yung interview. What's so funny with the question? Yes. Okay? Yes, what's yes, so yes. funny with the question? About your father's corruption, your yes. family's hidden wealth. You see? The alam pattern, naman natin na pattern. It's an established fact. It's an established fact na nasa Guinness Book of World Records nga sila eh. O, di ba? $5 to $10 billion ang ninakaw. Oh, so what's so funny with the question? Ba't ka tumawa? Because it's his way to excuse himself. Parang deflection yon. Dinideflect niya. In the same way ngayon, yung issue ng droga, tumawa, humalaka. You see? Yung pattern, mga kababayan? Oh, you see the pattern? At by the so way, kung ako yung judge, society ko yung contempt. Okay, go ahead, Attorney Glenn. Nagawa ko yung judges, decide ko yung content, and worse, iku-convict ko. Diba? Kasi you were given the opportunity to answer, tapos kumakumalakak ka lang dyan. I know. Yes or no lang yung sagot. Nagdodroga ka ba o hindi? Kasi kung hindi, nasagutin mo hindi. Diba? Kung nag... diba? You know, Ate Claire, mga kababayan, matagal na itong issue ng pagkabangan. Matagal na ito. At umabot tayo dito sa yes. kay Ate Claire na nilabas yung... And si Jonathan Morales lumabas. But you never heard Marcos deny it categorically. Never. Wala kayong narinig kay Marcos na sinabi niyang, hindi ako nagdodroga. Hindi ako drug addict. That's a categorical denial. That's what I wanted to hear from him. Pero hindi niya sinabi yan. Alam mo bakit? Alam niyo bakit? Bakit? Kasi pag sinab, the moment sasabihin niya yan, na hindi ako nagdodroga, I've never used cocaine, at hindi ako drug addict, the next step would be for the people to demand a drug test. And hindi siya makalunsot doon. So, yeah. Para hindi siya makapasok dyan sa trap na yan, he will never make a categorical denial. Hindi siya magka-categorically deny ng issue na yan. Dahil alam niya it will lead to a booby trap. Yeah. Well, talagang malulubog sa booby trap talaga soon. Kasi kung natatandaan ko si Pangulong Duterte nung pinagbintangan ni Marcos Jr. I mean ang tawag doon eh nung sinabi ni Pangulong Duterte na bangag nga siya, ang sagot ni Marcos Jr. doon kay Pangulong Duterte, eh ikaw din naman nag-fentanyl. Pero sininamon siya ni Pangulong Duterte na mag-drug test tayo sabay-sabay sa open, you know, right? 'Yun ang sagot yes. ni Pangulong Duterte kasi ang sinasabi ni Pangulong Duterte is yung fentanyl na yon is a prescription ng doktor. Kaya malakas yes, ang loob ng former prescription medicine yun. Yes, mm-hmm. Pero siya talagang, eto nga, patawa-tawa. Kaya Ate Claire, mga kababayan, never mong marinig si Marcos making a categorical denial. Hindi. Kasi takot siya mapasok doon sa trap ng drug test. So, kaya ayan, tingnan nyo. Tumawa siya na parang talagang bangat. Attorney Glenn, ano bang may expect natin dyan ngayon sa bukas sa Dumaguete? Ang speech mo, of course, nakatutok pa rin sa Smartmatic, yung pandaraya, di ba? Yes. Ate Claire, mga kababayan, alam ko na ito yung issue na kinatatakutan ng gusto ni First Lady, ni Fierce Lady, kasi they have to go all to that extent na gumawa ng letter at ako yung gagawing focal reason para i-withdraw yung rally permit. In essence, ang ibig nilang sabihin, kung gusto niyong magkaroon ng permit, eh huwag niyong papagsalitain si Glencio. Huwag niyong papagsalitain si Glencio kasi mga kababayan, Lisa Marcos knows too well
na itong isu ng dayaan will bring their itong Bangag administration down. And on the other hand, mahilinaw yan. Si Marcos walang mandato. By reason of constitutional succession, ang may klarong mandato ay si Sara Duterte. Yun ang, kumbaga, double whammy si Lisa Marcos dyan. Matatalo sila, mananalo pa yung kanyang kalaban. So you see, that's why she will do everything to stop me. Alam niyo mga kababayan, nung nagsalita ako sa Maisug Rally sa Davao, pag-uwi ko, may kaso akong disbarment. Nung nagsalita ako sa Cebu, pag-uwi ko, may kaso akong disbarment. Yung sa Tagum, mas masahol yun. Mas masahol yun sa Tagum. Pag-landing ko sa Manila, sinerp sa akin yung pangatlong disbarment. O imagine, pagdating ko sa bahay, nandun na yung third disbarment against me. Si Lisa dapat ang ma-disbar, hindi yung mga taong katulad mo na nag-expose sa kanilang pandaraya. Ito nga, Attorney Glenn, eh. So, sa kanila na yung Congress, nandyan si Tambaloslos. Sa kanila din ang Senate. Mm-hmm. Kung ito ang mga binabanggit mo in the past, now, na lagi natin pinag-uusapan, ay libelous based sa letter nitong Chief of Police dito sa Dumaguete Mayor, Remulyo, eh bakit hindi ka pa imbestigahan sa Kongreso o sa Senado? Na ito, Glenchong na ito, sumulat ka na lahat-lahat eh. Doon sa allegation mo, di ba? Na ikaw ay naka-witness yung mga binanggit mo kanina. Bakit ayaw ka nilang ipatawag sa Kongreso at Senado para latiguhin kanila o i-contempt kanila? Di ba? Na pagkakataon na nila yun eh. That's a good point. Right? Alam mo, Ate Cleo, mga kababayan, hindi po ako nagmamayabang. Hindi po ako nagmamayabang. Kahit pag kumpul-kumpulin mo pa lahat ng Romualdez, sino ba yan? Si Takling? Sino ba yan si Takling? Si Tambaloslos. Martin. Si Tambaloslos. O, si Tambaloslos, Senate President, yung kanyang, sino ba to? Yung kanyang, Young Guns na naging Silent Guns ngayon. Oh. Young Guns na yan. Sige. Alam nyo mga kababayan, I give my word. Pag tinawag nila ako at inimbestiga nila ako, I will be there. Haharapin ko yan sila. Kahit sino pa man sila lahat. Silang lahat against me. Me against the world. Yeah. I will face them for your benefit, the Filipino people. At kampante ako. Hindi ako aatras. Kasi alam ko, hindi ko sinasabing magaling ako. Hindi ko sinabing mayabang ako. Sinabi ko, I hold the truth. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!